Ito po muli si Father Dave sa ating Deep of a Father, that we may become a better person today than yesterday. I hope you are well, doing well, getting well. Please stay well. Ano po? Ingat po palagi. Huwag maliitin. Huwag maliitin ang virus. Ano po ang tanong? Sabi po nung nag-message, Father, tama po ba yung ginagawa ng aming kura paroko na sinasara niya ang gate pag nagsimula na ang misa? Kasi po, napansin po niya na konti lang ang tao sa simula ng misa, pero pagdating ng komunyon, puno na ang simbahan at nangungumunyon yung mga tao. Ano pa? Ano yung, what is the fact? Sinara ang gate pag nagsimula ang misa. Kasi ayaw niya na sa simula, konti lang ang tao. Pagdating ng komunyon, marami at nangungumunyon. Ano? Siguro ito ay follow-up question dun sa o na pandagdag na trigger doon sa pag kayo'y late, huwag kayo nangungumunyon. Ano? Well, ano po ang palagi nating sinasabi? Hindi natin pinag-uusapan kung sino ang tama at mali. Ang palaging pag-uusapan ay ano ang tama at ano ang mali. Regardless kung sino nagsabi. Ano ba ang tama? Ano ba ang totoo? Kahit sino magsabi. Kasi ang totoo ay totoo kahit sino ang nagsabi. Ang tama ay tama kahit sino ang nagsabi at sino ang gumawa. Ngayon, tama po ba yun na nilalak? Hindi ko po alam kung ano ang patakaran, ano ang nangyari. Kung in-announce po ni Father, in-announce, palagi niyang ina-announce, sasabihin niya, simula po sa susunod na buwan, pag nagsimula na tayo magmisa, hindi na po magpapapasok para po ay hindi nasisira ang solemnity ng celebration. Pwedeng ganun. Hindi ko po alam kung anong buong kwento. Pero pwede po bang gawin ng pari yun? Pwede. Pwede. Kasi bakuran niya yun eh. Pwede niyang gawin yun. Pero bago niya ginawa yun, I believe, nagkaroon ng katikisem, pagpapaliwanag, paghimok, at merong pagtugo ng mga tao. Pagkatapos niyang sabihin ganyan, oh, okay lang po ba sa inyo na isasara natin ng gate pag nagsimula na ang misa para yung mga late? At kayo ay nag-oo, ay di, yan. Siyempre, yung hindi nalilate, sasabihin nila, okay po yun. Yung nalilate, ay, hindi okay yun. Ano? Pero ang kasunod na tanong kasi, bakit late? Bakit nalilate? Di po ba, no? Bakit nalilate? Naalala ko, doon sa isang community, kung saan, pag nagsimula na yung talk, sinasara na yung pinto. Ay course yun, course. Ano? Talk. Ay, na-late kami. Di nakaupo kami sa labas. Nakaupo kami sa labas. Late kami. Magagalit ba ako doon sa speaker na pinagsarahan kami? Hindi. Kasalanan ko yun eh. Kasalanan ko yun. At sa simula pa lamang, sinabi naman na huwag kayo malilate. Kahit naman nung kayo nag-aaral, ang pinto ng classroom ay sinasara upang yung mga late hindi na nakakapasok. Sa misa ba hindi pwedeng gawin yun? Well, pwede. Pwede yun. If there is an orientation, there is a catechism, there was an explanation, and there was an agreement that came forth.
nung nagpunta po ako sa US at bumisita doon sa mga kaibigan, yung mga simbahan nila, sinasara pag late. I mean, sinasara pag nagsimula ng misa. Mali po ba yun? Hindi. Yun talaga ang kalakaran. Yun talaga ang kalakaran. Dahil napakahigpit nila sa safety, meron pang counter eh. Makikita mo, may counter. Alam ko ilan lahat yung nasa loob. May counter. Kaya, pag nakita ng pari na sobra yung laman sa loob because of the counter, sasabihin niya, kailangan may lumabas. Masama ba yun? Hindi. Patakaran yun. Well, it's all about manners again. It's all about manners. Kailangan lang na palaging mayroong patuloy na katekisem at paalala at pagtuturo. Wala yung pinagkaiba doon sa parokyang kung saan ako na-assign. Na yung mga tao, hindi naman sila late, pero hindi sila pumapasok. Hindi sila umuupo doon sa upuan. At nung tinatanong ko sila, ba't hindi ko kayo naupo? Ang sabi ng mga tao doon sa nakatayo, kasi po, baka po dumating yung nagpagawa ng upuan. Paalising kami. Paalising kami. 1999 na yun. Hindi naman yun makalumang panahon. Yung pala, kaya pala, iba't iba ang sukat ng upuan, ng pews, kasi kanya-kanyang paggawa. At may karapatang umupo yung mga tao doon sa nagpagawa ng upuan. Kaya pag ikaw ay umupo doon at dumating yung may-ari, ay ikaw ay tatayo. Tama ba yun o mali? Mahirap bang intindihin yun? Kaya, nung ako'y nandun, sinabi ko, binibigyan ko po kayo ng isang buwan na iuwi ang inyong mga upuan. Iuwi nyo na. Kasi hindi naman pwedeng, mabuti kung maaga kayong dumadating. Ayong maagang dumating, hindi makaupo. Dahil baka paalisin, dahil kayong may nagpagawa. Sabi ko, iuwi nyo na upuan nyo. Binibigyan ko kayo ng 1 month. Pag hindi nyo inuwi, ay ipasisira ko ho yan. Gagawin ko hong iisang itsura ng upuan. Ano sabi? Di ko makalimutan. Sabi ng matanda, tingnan natin. Wala naman pere na. Ano? Kung makahiyad ka, di ba? Ay di after 1 month, oh, palagi kong araw-araw kong sinasabi, uwi nyo na upuan ninyo. May speaker pa kami sa labas. Uwi nyo na. Ay alam nilang walang pera. Hindi nila alam, marunong ako mangutang. O di nangutang ako. Pagdating nung huling araw, kinabukasan, dumating na yung mga karpintero, ay, pinagsisira yung upuan. Ha? At ginawang iisang itsura. Sigawan na naman, ay, upuan natin, sinira, sinira. Magngangaw-ngaw kayo dyan. O, di iisang itsura ng upuan. O, dumami, nagsisimba. Tama ba yun na sinira ako? In-announce ko naman, di ba? Mahirap yung nag-donate ka ng electric pan, sa iyo lang tatama. Ano ka? Napakahirap naman nun, di po ba? Ano? Problema ko pa nga yan noon eh. Ba't hindi yung inaalis itong electric pan ito, si Rana? Baka ho magalit ang nag-donate. Oh! Ano ka? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, pag-usapan ko ano ang tama at mali, hindi ko sino may kung sino nagsabi kung tama o mali. Tama ba yung ginagawa ni Father? Ano ba ang tama? Yun ang tanong palagi. Ano ba ang tama? Ano ba yung maling matagal nang umiiral na hindi nyo itinatama? Kasi takot kayo na baka may magalit. Yun.
Kaya doon sa tanong, tama po ba yun? Sinasara yung gate? Well, anong pinag-usapan? Anong pinag-usapan? Ay, ganun talaga. Mahirap yung, ba't ayaw natin pag-usapan yung ano yung tama? Wala yung pinagkaiba doon sa tinanggal ako, Father, sa trabaho. Bakit? Palagi daw akong late. Ay, traffic naman. Diba? Patakaran yun eh. Patakaran yun. Hindi pwede yung paimportante ka na gusto mong baguhin yung batas dahil lang para sa iyo. Ay, di gumising ka ng mas maaga para hindi ka late. Mahirap yung alas 7 ang misa, umalis ka sa bahay, alas 7. Aasa kang alas, ano ka? Diba? So, ang may problema lang dyan, yung mga late. Again, my brothers and sisters, palaging itanong, ano ang tama, ano ang mali? Hindi kung sino ang tama at sino ang mali. Kung ito nakasulat, itanong mo, tama ba yan o mali? Tama pala eh. Ba't ka nagmumuktol? Di po ba? Muli po si Father Dave, sa ating di po ba, Father, that we may become a better person today than yesterday. Ang puso, bantayan. Ano po? Ingat palagi. Ano po? God bless.